Okay, tutorial tayo sa GCSaki 32-bit 64-bit supported model, yung mga iPhone na 5S 5 iPhone 5 to 6S no, 6 plus lang, iPhone 6 plus. Ang iPad naman yung mga A7, A5 na CPU or A8 na CPU sa mga iPad. Supported ang NAND socket na ito. Okay. Socket 32-bit, 64-bit socket sa GC. Pwede mo siya gamitin dito sa standalone ng GC Pro 1000S. Ayan. Ayan. Automatic magbabasa yan. Kung dito mo siya gagamitin, itong standalone na to, ibig sabihin ng standalone, mag-work siya kahit hindi sa PC. Okay. Nagagamit siya through ano, sa kanya lang, sa sarili niya. Yan po ang ibig sabihin nito lang. Tapos page 2 ka, kung dito ka magana. Ayan, create. Ayan. Ayan. Dapat ilagay mo yung anong unit. O ano, iPad ba yan? iPhone? iPhone 5S o iPhone 6? Ayan. Color, black. Ayan, anong RAM siya. Okay, tapos create ka. Ayan, mag-create yan. So, dyan ka na mag-edit ng serial. Serial. Wi-Fi. At saka Bluetooth. Kahit wala na to, ito lang tatlo. Serial, Wi-Fi, Bluetooth. Tapos write. Pag ma-write mo na yan, matik na yan. Yun po ang ano niya, ang purpose niya dito, no? Wala siya ibang function. Tapos papakita ko naman sa inyo paano pagganahin dun sa PC. So kapag lalagay mo siya sa PC, sasaksakan mo siya ng eto. Ayan, cable to PC, cord to PC. Ayan, right complete, diba? So kung sa PC na naman tayo, ito, panoorin nyo sa PC. T, okay, so electro PC. So ito na po yun ang gagawin po natin. So dapat nakakonect sa PC yung cord, tsaka yung standalone na GC Pro 1000S. Dito po tayo sa Pro 1000S na ano, so dapat mabasa yung serial, no? Andito po yung serial. Tapos ito po, connect nyo po. Connect. Ayan. Connected na siya. So pag connected na po, dito po tayo sa option na reading. So dapat mabasa niya yan. Ayan, no? Nababasa na. So ito po yung backup system config. Depende na sa'yo kung saan mo siya i-backup. Ano, saang location. Sample, desktop, save. Lagyan mo lang ng iPhone 6. Kunyari, iPhone 6 ginagawa mo. Ayan. iPhone 6. Ayan, sa desktop. Ayan, mag-save po yun sa desktop. So kunyari, kung nagbabypass ka, so edit serial ka na lang. Ito, number 1, serial. O, Wi-Fi. At saka Bluetooth. Yan lang naman tatlo sa iPad ang kailangan palitan. Tapos kung, for example, na nagsira na yung NAND, nagpapalit kayo ng NAND. So, papalitan nyo lang ng NAND. Yung na-backup nyo dun sa original. Sa original na NAND, like example, mag-upgrade kayo. 16 to 32 o 64 bit. O 128 gig. Ah, 64 bit. 64 gig. O si 128 GB. So, yung na-backup nyo dun sa original na, ano, dito na lang po. Open system config. Open desk data. Ayan, hahanapin mo yung binakup mo. Ayan, iPhone 6. Ayan. Ganun po mga boss. Tapos, pwede mo siya i-format. Ayan. Pwede din hindi, pwede i-format. Mas maganda ma-format kasi itong option na format, andito po mapipix yung error 4014. Error 4013. Yan po ang ano, ma-format. Tapos, format right po siya. Dapat naka-check yung format. Tapos, write. Itong option na write. Okay? Write. Sample write. Burn. Burning po siya. Magpo-format po una. Sa kanya, i-rewrite yung pinaka-whole system config po niya. Mga information po niya. Serial lahat po. Model.
Ganun po paggamit ng socket 32-bit, 64-bit. Supported model po niya is iPhone 4 to iPhone 6 Plus. Tsaka sa mga iPad, supported model po sa mga iPad, basta ang CPU nagsimula sa E5 to E8, E7, ayan, so E6, so supported po siya itong socket na 32-bit, 64-bit socket ng GC.